Nag-ikot sa mga pantala ng Transportation Department para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga babiyahing barko. Samantala, dahil sa Bagyong Leon, marami sa mga pauwi sana ng probinsya ang posibleng magpalipas ng undas sa mga pantalan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer. Sa pantalan na gugunitin ni Julie ang undas, ilang beses kasing nakansela ang biyahe nila papuntang Bacolod dahil sa sama ng panahon. Kwento niya, Oktubre 26 pa sila nasa Manila Northport Passenger Terminal, ngunit bukas pa, posibleng makabiyahe. Kaya ang nakasanayang pagsindi ng kandila sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay ay hindi niya magagawa ngayong taon. Wala na po kaming anuhin ng undas, sir. Mag-antay lang kami sa flight namin. Ipapagdasa naman yung ano namin, hindi namin maabutan ng undas. Sa pag-inspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa Manila Northport, ikinatuwa niya ang panututupad na seguridad bilang bahagi ng offline biyaheng ayos ngayong undas. Gayunpaman, may mahigpit siyang bilin sa kanilang mga tauhan. Sabi natin sa Coast Guard siguraduhin na yung inspection ng vehicle, ng mga vessels ay tama, no? Sigurado na seaworthy. Yung Office of the Transport Security, no, together with PPA, ang instruction namin ay siguraduhin na secured din yung mga vessels, no? Sinilip din ng kalihim ang isang passenger vessel na maglalayag patungong Cebu sa kayang nasa 200 pasahero. Naging hamon naman sa Transportation Department ang sama ng panahon kaya nagkaroon sila ng adjustment dito. May ginawa rin paghahanda ang iba pa nilang ahensya upang masigurong kaligtasan ng mga pasahero. Patuloy na pinapalalahanan ng mga pasahero na sumunod sa pinatutupad na panuntunan sa pantalan. Iwasan ang pagdadala ng mga matutuli sa bagay at flammable materials. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa.